Ayan, nakakangiti na ako ng maayos. Ang hirap pala mag-vlog ng naiyak. Wow, ngiti-ngiti. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mapapanood nyo yung naging journey ko dito sa ngipin ko na to. At kung bago ka lang sa akin channel, ay welcome sa akin sa channel to. Opo. Nakaka-addict po talaga ngumiti. Ang sarap talaga ngumiti, oh. Hey! Babaliw na ako. So for today's video, ikikwento ko yung naging journey ko sa ngipin ko na ta dahil ito yung ano, the joke lang, naiyak ko na sa mismong clinic. Emotion ko, naipakita ko talaga kay Doc Elmi kasi alam mo yun, yung feeling na yung insecurities mo sa ngipin nagbago dahil kay Doc Elmi. I'm so thankful, I'm so blessed dahil nakamit ko na yung gantong ngiti. Ang naging journey ko sa ngipin ko na to, unang-una, binraise po ako. Pero sa taas lang, hindi na ako binraise sa baba. Hindi ko lang alam kung bakit kasi maganda na rin yung ano ko, yung ngipin ko sa baba. Year 2017, binraise po ako. Ayan po yung ngipin ko nung nakabrace. Kaya ganyan itsura ng brace ko dahil nagsishipboard training pa ako sa Iloilo. Hindi po agad ako nakabalik sa dentista dahil 1 year po ako nandoon. Then, tinanggal po yung brace ko noong 2019. So, 2 years lang po mahigit tinagal ng brace ko dahil umokay na. Gusto lang ni Doc Elmi na pantayin yung ngipin ko sa taas. Then, naging pantay nga po siya. So, after po ng brace, ayan po yung naging ngipin ko. Di tulad po dati, nung wala pa akong brace, lubog na lubog pa po yan. Ginawa sa akin ni Tita Elmi, inayos tong dalawang ngipin ko dito, pinaskahan niya, nilaseran niya. Di tulad po dati, kung makikita niyo yung pinagkaiba. Ayan. Ang laki po ng kawang, so temporary, ganyan po ang ginawa sa akin ni Tita Elmi. Then, ang naging problema pa sa ngipin ko, kulang po ako ng ngipin sa harap. Sa harap. After nga po, ayusin ni Doc Elmi, nag-prepare niya po siya para sa dental crown jacket. So, ganito po yung ginawa sa ngipin ko. Pinaliit po yung tatlo kong ngipin sa harap. Kung may kita nyo, yung malaking tatlo niya yan, pinaliit niya po. Then, ganito po yung kinalabasan. Dinadaan po sa mahabang proseso para maayos yung ngipin ko. Ayan. Ang ngipin ko ay parang naging ngipin ng daga for about 2 weeks. So 2 weeks po ako nagtiyaga sa ganyang ngipin. Sobrang nangingilo po. Nakakangilo po yung ngipin ko na yan. Ang recommend po sa akin ni Doc Elmi na gamitin toothpaste ay Sensodyne, yung rapid relief. Nakatanggal po talaga ng ngilo. Kasi once na binawasan yung ngipin mo or pinaliit, sobrang nakakangilo as in. Medyo may kamahalan nga lang po siya. Hindi po ito sponsored pero Sensodyne, baka naman. Then, nung 2020, financially problem po, hindi po agad na ayos yung ngipin ko. Dahil may kalakihan po talaga magpa-dental jacket crown. And I'm so thankful kay mami kasi gumawa talaga ng paraan, gumawa ng way para gumanda lang yung ngiti ko. Then, nung 2020 nga, hindi agad na paayos kasi nagka-pandemic din, nag-lockdown. Then, itong week lang ako na paayos ng ngipin. Alright.
pauwi na tayo. Thank you kay Tita Elmi, kay Doc Elmi. So mag-aabang na tayo ng jeep. So alright, naka-uwi na ako. Thank you so much po talaga kay Tita Elmi kasi ginawa niya talaga yung lahat ng best para lang maayos yung ngipin ko. Kanina talaga naiyak ako, naging emotional ako kanina after makita yung pinaka-final result. Sa ngayon, nabubulol-bulol pa ako kasi siyempre naninibago. Kasi dati kasi may kawang yung ngipin ko. So ngayon, so mas lalong tataas yung confidence. Insecurities ko po talaga yung sa ngipin. Opo. Pero syempre, yung sa case ko kasi, hindi po basta-basta dapat. Kasi dinadaan po talaga sa proseso. Hindi po basta-basta nagbubunot dyan. Pinag-iisipan po talaga ng maigi ni Doc Elmi kung ano yung gagawin sa ngipin ko. Kasi hindi rin maintindihan yung ngipin ko eh. Napaka-the best po ng doktor ko, si Doc Elmi. Napakagaling niya po. Hindi niya po ako pinabayaan sa mga problema ko sa ngipin. At syempre, lagi niya kasing binibigyang kulay yung buhay ko ni Doc Elmi. Kapag may problema ko sa ngipin, andyan agad siya to the rescue. Kasi, JM kasi tawag niya sa akin eh. JM, tara, punta ka dito sa clinic. Ayusin ko ulit yung ngipin mo. Then, ayun, insecurities ko po talaga yung ngipin. Opo. Hindi po ako nakakangiti ng ganito. Dahil, syempre, bungi. Tapos, pag tumatawa ko minsan, nagtatakip talaga ako ng bunganga. Alam yan ng mga tropa ko, ng mga kaibigan ko, ng family ko. Kasi, syempre, nahihiya naman ako. Kasi, may bungi. Opo. Then, sa mga picture, hindi po ako makapagpalabas ng ngipin. Sa TikTok, oo, naglalabas ako ng ngipin kasi kung ano ako, nilalabas ko talaga sa TikTok. Pinapakita ko talaga sa TikTok kung ano talaga ako. After ilang years, nakangiti din ako ng ganito. Yung gantong ngiti, ayan. Grabe, ang tagal ng panahon bago naiayos yung ngipin ko. I'm so thankful pa din sa magulang ko, sa kuya ko. Napaka-thankful ko lang kasi, alam mo yun, nakakangiti na ako ng ganito. Di tulad ng dati, ang hirap talaga ngumiti. Ano lang to, tears of joy. Napaka-thankful ko talaga kay mami. Si mami kasi hindi ako pinabayaan. Lahat ng gusto ko, nabibigay niya. Lalo niya yung ngipin ko. Bayang arte. Kasi, alam mo yun, pinag-aral ako ni na mami, daddy. Ang daming gastusin sa akin, opo. Ang daming nagastos sa kanya mami sa school, sa mga trainings ko. Tapos, may utang pa nga ako sa school ng 18,000 eh. Pero si mami, nag-iipon pa din para makapagbayad ako. Pero mas inuna pa rin ni mami yung ngipin ko. And eto, nakakangiti na ako ng maayos. Eto na yung pinapangarap ko talaga sa lahat. Natuloy yung sipong ko. Ako kasi yung tao na mahihain, hindi nakakangiti ng maayos. Lagi nagtatakap ng bibig kasi ang pangit talaga ng ngipin ko. As in, aminado akong pangit ng ngipin ko. Pero hindi pa rin ako pinabayaan ni mami. Kapag nakakita nga ako ng kompletong ngipin, naiingit ka. Kasi yun yung insecurities mo sa buhay mo yung ngipin talaga. Ang hirap pala mag-vlog ng naiyak, no? First time kong umiyak sa vlog. Ano ba yan, eh? Kailangan masaya tayo, eh. Bakit ganito, eh? Kaya yun, ikikwento ko na nga, no? Ang ginawa po sa ngipin ko ay jacket crown, opo. Kung makikita nyo, ito yung ngipin ko dati. Ayan. Yan po talaga yung ngipin ko. Then, ito yung sa ngayon. Yan yung ngipin ko ngayon. Sa ngipin ko, opo, ang laki po talaga ng nagastos. Hindi ko na lang po sasabihin. Ang hirap din sa feeling na palamunin ka pa din. Ang hirap na hindi ka pa rin nakakatulong sa magulang mo. Tapos kaya ng kolehiyo. Ang hirap. Aminado ako na lumubog si mami sa utang dahil sa akin. Pero hindi pa din ako pinabayaan ni mami. Diba yan yung vlog natin about sa ngipin niya, bakit napupunta na dito? Anyway, ayun. Kapag magpapa-jacket crown po kayo, ang haba po talaga ng proseso. Opo. So, ang tips ko lang sa inyo, lagi kayong mag-toothbrush up and down. Hindi yung ganyan. Opo. Then, lagi din po kayo magbabrush ng dila. Dapat maging maalaga po talaga kayo sa ngipin. Ako, nung lumaki ako, naging maalaga na talaga ako sa ngipin. Kahit na pangit yung ngipin ko,
naging maalaga po talaga ako sa ngipin. Guys, kapag may mga bulok na kayo sa ngipin, lumapit na kayo sa dentista, magpapaska na po kayo kasi mahirap na po yan kapag lumalim po yung bulok. And magpa-consult na agad kay Doc. Thank you for watching and don't forget to subscribe on my YouTube channel, Jose Mar Jesus. At huwag niyo natin kalimutan i-hit ang notification bell at i-thumbs up itong video na to para masaya, happy tayo lahat. Bye-bye!